mga kasanroke, no? So, nandito na tayo sa pangalawang topic sa ating chapter 2 ng ating subject na inquiries, investigations, and immersion. So, ang problema ko na lang dito ay yung mga sasakyang dumadaan, medyo maingay, ano? Tumigil na yung kapitbahay kung maingay magpatugtog. So, so much for that, start na tayo ng ating lesson. Right, so ang ating topic for this lesson, topic number 2 is the conceptual framework. So sa lesson na to is tuturuan ko kayong gumawa ng conceptual framework. So bago yun ay tayo ay mag-review muna. Right, so sa review na ito ng background of the study ay simple lang. Napakasimple lang ng ating procedure, ano? So arrange the procedure in writing the background of the study in proper order. So meron tayong limang box dito, no? Limang box na blue. So, sa napag-aralan nyo sa background of the study, it is composed of a 5-paragraph format, yung kanyang pinakang general format. Ano? So, you just simply need to arrange in proper order itong mga box na blue na to from first paragraph, ano dapat ang nakalagay, hanggang sa last paragraph, what should be written on the last paragraph. So, you will be given 10 seconds para ayusin to. Okay, so timer starts now. 10 seconds. Alright, so time's up. Tapos na yung 10 seconds. So, tingnan natin kung tama yung sagot nyo, no? So, dapat nagsulat kayo sa inyong mga papel, ano? Kung alin dito yung una hanggang sa pinakang last. So, let's see. Yan. So, tingnan natin ngayon. Okay, so kung kakasunod-sunod, base sa isinulat nyo, kayo ay nakakuha ng perfect score na 5. Ano? So, una, sa first paragraph, write the general statement. Ano? General statement about your research. Second paragraph, legal basis of the study. Third paragraph, the connection of the legal basis with your study. Fourth paragraph, the local problem you have observed. And fifth paragraph, your expected output. So, congratulations kung ganito yung nakuha nyong mga sagot, ano? So, tama kayo. 5 over 5. Okay, so punta na tayo sa ating lesson for this day, which is the conceptual framework, ano? So, ano nga ba yung conceptual framework? So, it is a diagram or a paradigm which includes the flow of the study. It may contain the process involved in the study or the important variables in the study. It explains the flow of your research or the direction of your research. So, sa conceptual framework, it is a diagram or paradigm. Or, so, ibig sabihin, siya ay drawing, ano? So, drawing siya. No? The drawing nyo yung process and the flow of your research. Kasama rin dito yung inyong output, ano, sa bandang dulo. Ang pinagkaiba nga lang ay kailangan naka-drawing to bago nyo siya i-explain, ano. So, dito makikita yung flow or yung process or the direction of your research. So, meron tayong tatlong common types or yung tatlong uri ng conceptual framework na madalas gamitin sa research. So, unang-una na ay yung IPO. So, ibig sabihin, the input process output. Then, pangalawa is the IBDBO or the independent variables, dependent variables, and the output. And, pangatlo is the pre-model. So, isa-isay natin kung ano ba yung mga yan. Ano? So, unang-una is yung IPO or the input process output. It's a model which clearly summarizes the beginning, the process, and the end product of a research. So, ito yung madalas, ito yung makikita sa isang IPO, ano? Yung beginning or the input, the process, and the end product or the output of the research. So, example tayo, no? So, sa input, okay, ito yung input box. Ano ang laman ng input? So, the input contains the variables that need intervention, ano? Or improvement. And sometimes, isinasama rin dito yung instrument na gagamitin sa study.
So ano ba yung nakita niyong problema? May problema na kailangang i-improve. Yun yung input, ano? Yun yung inilalagay sa input. So kagaya ng studying to, this is the effectiveness of the work immersion of grade 12 senior high school students of San Roque National High School. So ang input nila is the work immersion of the grade 12 senior high school students, both for the GAS 12 students and TBL 12 students. So dito kasi nila nakikita na kailangan na magkaroon ng improvement, ano? So yun yung inilagay nilang input. So next one naman is the process. So process includes the way on how the researchers will gather the data needed. So tingnan niyo yung process dito. Ano ba yung mga procedure? Paano niyo makukuha yung data? So example dito is you have to determine first your objective or the objectives of your research, then formulating a performance checklist. So gagawa sila ng checklist dito, no? Questionnaire checklist, ano? Para malaman nila kung gaano ba kaganda yung performance ng grade 12 students pagdating sa work immersion. And then kasama rin sa kanilang proseso para makuha yung mga data ang kailangan nila is the collection of necessary documents. So yung guidelines, annexes, kung paano ginagawa yung work immersion, at marami pang iba. So ano-ano yung mga ginawa, mga procedure na gagawin nyo sa research. So yun yung inilalagay sa process. Kaya nga siya process, proseso. Paano nyo gagawin yung research, ano? Okay? And then the last one is the output. So it is the visible and useful product of the research. So pagkatapos mailagay yung input, yung process, and then what is the output? Ano yung magiging product ng research? Ano yung pwedeng gawing solusyon para yung input ay mas mapaganda pa? So ang sagot doon is the output. So ano yung magiging product ng research nyo? Ano? Okay? So in this case, gumawa sila ng action plan. Action plan. Plano na may kasamang action para mapaganda ang work immersion ng grade 12 GAS and TBL 12 students. Ano? Okay, next one. Paano naman ginagawa or ine-explain ang IPO model on your research paper? So, sa paggawa ng IPO, in explaining the IPO model of your research paper, it is mostly composed of 5 paragraph. Ano? Binubuo siya ng 5 paragraph. Okay? So, unang-una, so first paragraph, introduce nyo kung anong type ng model yung ginamit nyo. So, IPO ang model in this case. Ano? So, pangalawa, second paragraph, ang laman nito ay introduce nyo kung ano yung laman ng first box or yung input box. So, ito yung first box natin, yung input box. So, ano yung mga laman nito? And then, explain the content of the input box in the second paragraph or beyond. Ano? So, pwede siyang 2 or more sentence. Ano? Okay. Then, third paragraph naman, introduce the second box or the process box. Ano? Okay, so ito yung process box natin. Introduce nyo siya. So, halimbawa, the research. Halimbawa ay, the second box is the process box. So, process involves the procedure done in the research. Ano? Okay? Then, afterwards, na ma-introduce yung second box, which is the process, elaborate nyo isa-isa kung ano yung laman ng process box, ano yung mga procedure na ginawa through the succeeding sentence, ano? Okay. Then, fourth paragraph. So, sa fourth paragraph ay introduce nyo naman yung box na naka-intend para sa output. Okay? So, yung output dito is the action plan. Okay? So, para sa output, ano? Yung sa fourth paragraph, ano? And then, explain the output of the study, yung content of the output box in this succeeding sentence. Okay. So, ipaliwanag kung ano yung laman ng output box. And then, sa panglimang paragraph, introduce the feedback in the first sentence of the fifth paragraph. And then, sa mga sumusunod na sentence ng fifth paragraph, so, explain nyo kung ano yung purpose, kung bakit naglagay ng
feedback in the constructed model. Nasaan ba yung feedback? So, ito yung feedback. Usually naman, ang feedback ay ginagawa para ma-improve yung buong proseso ng research. Usually, yun yung ano, intention ng feedback. Okay? So, malinaw kung paano ginagawa yung IPO, paano siya pinapaliwanag. So, 5 paragraph siya at iniisa-isa bawat box. Ano? Okay, so next tayo. Okay, so the independent variables and dependent variables, the IBDB-O model. So, yung O is the output. Commonly known siya, sometimes called IBDB or independent variables, dependent variables, and then sometimes IBDB-O, ano, sinasama yung O para mas malinaw para makita yung output, ano. So, the IBDB-O model is usually used to determine whether a given variable affects another variable. So, kung malinaw na yung mga variable, malinaw yung mga variable na gagamitin nyo sa research, ay ito yung gagamitin nyo. Especially pagka ang research nyo ay correlation. Halimbawa, paano ba nakaka-apekto ang tulog sa IQ or sa talino? Somewhat like that, correlation yun. Ano? Nire-relate yung isang variable sa isang variable, mas maganda na gamitin nyo yung IBDBO na model kesa sa IPO. Okay? So, it is easier to use when the researcher is certain about the direction of his study. So, kung tiyak nyo yung patutunguhan ng study nyo, gamitin nyo to. Ano? It may be used on quantitative or qualitative research requiring explanation on the interdependence of two or more variables. So, yun nga yung sinabi ko kanina. Kapag alam nyo yung 2 variable na i-study nyo or 2 or more variables, kung i-determine nyo yung correlation, kinalaman ng isang variable sa isang variable, eh gamitin nyo to. Ano? Okay. So, the independent variables, dependent variables model. Ito yung example, ano? So, in figure 1, makikita natin yung pamagat, ano, the conceptual framework showing the interplay of the variables on alcohol drinking, reason, effects, and prevention. So, the independent variable, it is the one which causes such change over the other variables. So, ito yung nakaka-apekto sa dependent variable. So, ang dependent variable naman, ito yung naa-apektuhan. Ano? It is the variable which is affected in the study. Like in this one. Tingnan natin to, no? So, the IB, the independent variables are religion, socioeconomic status, educational attainment of parents, marital status. While the dependent variable is the liquor intake of teenagers, yung pag-iinom, ano? So, makikita natin dito, tinitingnan kung yung religion ba ay nakaka-apekto sa pag-iinom, ano? Yung socioeconomic status, nakaka-apekto ba sa pag-iinom yan, sa liquor intake? The educational attainment or yung natapos ng parents, kung mas mataas ba yung pinag-aralan ay mas nadidisiplina ba yung mga anak sa pag-inom ng alak? And then, yung marital status of parents, kung married ba, kung kasal ba, kung siya ay single parent ba, ay may kinalaman ba yun sa pag-iinom ng alak ng kanilang mga anak, ano? So, yan yung tinatawag na IBDB model. And then, the output. So, ano yung possible output na pwedeng magawa out of this research? Nilagay nila is the programs like symposium, forums, seminar for students and teachers kung paano ba maiiwasan yung pag-inom ng alak. Okay? So, yan yung IBDBO model. So, paano ngayon siya pinapaliwanag? So, it is composed of 4 paragraphs. So, ang first paragraph sa pagpapaliwanag nito sa inyong research paper, introduce nyo yung IBDBO type of model. And then, pagka-introduce nyo na, ay sa second paragraph, ay introduce nyo naman yung first box, which is the IB box or the independent variables. And then, sa second sentence, ay ilagay nyo kung second sentence and beyond, ay ilagay nyo yung
yung laman ng independent variables. Ano-ano yung mga independent variables, ano? And then sa third paragraph naman, ang i-introduce niya naman ay yung second box, which is the dependent variables. And then, sa second sentence niya, explain niyo yung kung ano-ano yung mga dependent variables in your research in the succeeding sentence. So, yan. No? So, isa-isa inyo. Paliwanag niyo kung ano yung mga dependent variables. And then, sa fourth paragraph, yung last box naman, yung which is the output. Ano? Yung third box, yung output. Intended for the per sentence yun. So, introduce nyo yun. And then, sa second sentence and beyond, explain the output. Kung ano yung output, yung content. Ano ba yung output ng study nyo? Ano yung gagawin yung output? So, yun yung papaliwanag nyo sa mga succeeding sentence. Okay, next. The pre-model. So, sa pre-model, kung ayaw nyo ng IPO, ayaw nyo ng IBDBO na model, pwede naman kayong gumawa ng sarili nyo, no? So, this type of conceptual framework, the researcher innovates and conceptualizes his own model based on his preferred concept. So, bahala kayo kung ano ba yung drawing na nasa utak nyo regarding sa magiging flow ng research nyo, ay pwede nyo namang ilagay yun, ano? Kung hindi pasok sa IBDBO or hindi pasok sa IPO model, pwede kayong gumawa ng sarili nyong model, ano? And yung pagpapaliwanag nun ay, of course, depende rin sa inyo. So, example. Ayan, kagaya nito. So, seminar, yung nasa pinakang gitna. Okay? Ito rin yung output eh. And then, sa outer part niya ay yung different factors na nakaka-apekto sa courtship process. And then, sa pinakang outer box, outer part niya, ay yung different boxes. Mga ito, tingnan nyo kung babasahin nyo, process siya. Kumbaga, parang style IPO rin siya, nga lang hindi yung the usual type ng IPO yung ginawa nila. So, ang pagpapaliwanag ay depende kung saan nyo sisimulan. Pwedeng mula sa sentro, papalabas, o kaya naman, mula labas, papunta sa loob ang pagpapaliwanag. So, the researchers are free to explain their constructed model. Okay? So, yan yung pangatlong type of model. So, mas maganda siguro yung pangatlong type i-apply nyo sa research nyo para mas mapaliwanag nyo without limit yung inyong study. Okay? So, yan na. Tapos na yung lesson natin and God bless you on your activities. So, always answer the activities and makikita nyo ay unti-unti makakagawa kayo ng research na mas maganda. Alright, God bless sa inyo.